Magandang araw mga kaibigan. Ngayon tingnan natin yung alignment ng Blooming Trip up to Dimasalang. Tingnan natin yung mga maapektuhang mga establishment, mga residential area around the Blooming Trip station. So ang Blooming Trip ay bahagi ng contract package S01. So ito yung pinaka area niya sa may Blooming Trip. So, titingnan natin. So, tingnan muna natin yung lumang design ng mga station. No? Mga iba't ibang iteration. Una ito. So, ito yung lumang version niya. No? Na mayroong meron siyang access mula dun sa station ng Blooming Trip. Then, merong walkway diretso dito sa Blooming Trip station ng LRT1. Then, merong parang walkway din na dadaan sa above ng rails ng LRT1 para makalipat ng platform. No? Yan yung una. Then, ito yung isa pa version niya. Mas naging simple lang yung walkway dun sa na para makalipat ka ng platform sa LRT1. Pero yung pa rin yung kanyang walkway from the NSCR Blooming Trip Station. Ngayon ay pinago ulit nila yung design. So tingnan natin yung design mula dun sa presentation nung nag-signing, contract signing sila ng contract package S01. Panoorin natin. Ito para i-overview pa lang natin para makita ninyo. Yan yung design na nyo ngayon. Yan yung walkway niya. Mas maliit kumpara dun sa dati, pero mas mahaba. Then meron rin siyang tawid sa kabilang street doon. Okay. So, ito yung bagong design ng station ng Blooming Trip. So, titingnan ninyo yung walkway niya dating nandito sa gitna ay naging dito na lang sa site, then papunta dito sa Blooming Trip station ng LRT. So ito yung naging itsura na niya ngayon. So in-incorporate nila, may mga solar panels na sa taas. I think yan yung pinaka-tema ng mga stations going to Calamba. Meron silang mga solar panels. Parang yan yung naging ano ng redesign nila. Naging feature ng redesign nila. Ano. Then makita nyo may walkway din. Itong walkway na to papunta to dun sa kabilang street doon. So tingnan natin yung kanyang development, site development plan. Ito yung site development plan ng Blooming Trip Station. Itong plan na to, ito yung luma na plan. Hindi kasi nila ginawang public yung redesigned na plan eh. Although sa itsura niya, kung titingnan natin dito sa itsura nung kanyang render, ay malapit din dun sa design, yung sa pinaka site niya, sa design. Noon ay halos parehas din lang. Ang nagkaiba lang yung station building. No? Although hindi kita, ang hindi kita doon ay itong area na to sa kabilang ibayo ng station ng LRT. Meron pa rin, parte pa rin to ng plaza. Although doon sa render, hindi siya kita. No? Pero ito yung pinaka area ng station. So, dito, ito yung lumang design. Meron siyang walkway na ito papunta dun sa station ng LRT1. Although yun,
nandito na yung walkway nyo sa gilid. Itong walkway dito na papunta dito sa kabilang ibayo, papunta dito sa Leonor Rivera Street entrance, then may mahabang walkway papunta mismo sa station. So yun doon sa render, kung titignan natin yung render, makikita natin na ito yung walkway na yun, then patawid siya doon sa kabila. Napapansin nyo ito, may upgrade pa rin na kasama pa rin sa plano yung upgrade na PNR. Although sabi ni kanila, sa mga sinasabi nila ay freight, pero dito pinakapakita na ginagamit siya ng ni-utilize pa rin siya ng commuter by the looks ng train na to, commuter type siya. So ang aking assumption ay freight gagamitin yan during the night time, no? During night time para hindi masyadong madami yung makaabala sa traffic, no? Kasi usually ang mga freight mahaba yan. Then in the daytime gagamitin niya ng commuter and then yung south at saka north long haul trains, no? So yan, then tingnan natin yung kanyang area, no? So itong area na to, so mapapansin nyo itong mga kabahayan dito, itong mga establishment at kabahayan dito, itong mga parts na to, masasakop siya nung mismong station right of way. Malawak yung station right of way. So itong mga kabahayan, itong mga nandito, lahat yan makukuha yan. Pati hapit dito sa area na to. So kung titingnan natin sa map, So ang gamit ko ay Google Earth Pro para medyo ano siya, updated. And then kagaya nung comment dati, may gamit na historical imagery. So doon tayo sa pinaka-latest. So zoom in. Zoom in tayo. Punta tayo dun sa Blooming Tree. Nagpas na yata ako. Ito. Mas sige, sa satellite, kitang kita itong Y ng papunta ng Tutuban. Y. Pinaka-Y niya. Yung Y, eh, ito. So, ito yun. Ito yung LRT Blooming Tree Station. Then ito yung kasalukuyang Blooming Tree Station. So itong mga anong to, kabahayan na to, and then establishment ay masasakop yan. So kung titingnan ulit natin yung dito, hanggang dito sa street na to, although wala siyang, walang name yung street dito, may street, may maliit na parang street dito, no? Hindi aabot dito sa Laguna Street yung masasakop base dun sa tsura nung plans, no? And then even sa render, kung pabalikan natin yung render, hanggang dito siya bago ito, kung papapansin nyo dito, ito na yung hangganan nung station ng LRT. Then meron parang intersection dito papunta dito. Kung ikukumpara natin yan dito sa mismo satellite image dito sa area na to, so either ito i-expand nila itong iskinita na to, magiging intersection ito. Then itong old Antipolo Street, eh masasakop na rin yan. I-realign yung Antipolo Street dahil nga masasakop na ng station ng Blooming Tree. So dito, so kung itong mga kabahayan dito, itong lahat ng establishment dito,
nakuha siya hanggang dito pa. And then base sa plan, may mga kabahayan dito sa village na to, Celadon, na makukuha rin. So tingnan natin yung plan. Itong curb niya to ng Antipolo Street magigiyang parang access nung yung dun sa station. Ito yan. So magiging ganyan siya. Papunta dito sa Julio ng Rivera. Mapapansin nyo dito. Sabi natin. Ito, sila dun na to eh. May mga kabahayan na masasakop dito sa sila dun. At ito, right way pa rin itong area. Itong blue area ay masasakop yan. Right of way yan ng PNR. Then ito naman, ito yung NLEX-SLEX connector. Itong area na to. So, mapapansin nyo ito. Although, high-end, sa tingin ko, high-end village itong sila to. Let's see. Next year magsisimula yung construction dito eh. Let's see kung paano nila gagawin yung pag-acquire nito. Although I assume na nakausap na sila, nabigyan sila ng notice pa tungkol sa kanilang mga property dahil i-acquire nito ng government, specifically ng DOTR, para sa right of way itong tatayong station. Ayan, dito sa bahagin ito. So tingnan natin yung pinaka full alignment niya. Ito nga pala yung isa pang view na masasakop niya. Lumi Street Station. Dito, ito dapat yung walkway eh. Pero sa dun sa bagong design, hindi, wala na to. Bago makikita nyo, ito yung hot grid na PNR line. Sa gilid ng Lumitred Station siya dadaan. Yung nasa baba, ground level na railis. Parang ito yung full map hanggang dun sa may dimasalang. Ginawa ko mula dun sa drawing ay pinagdikit-dikit ko siya, pinagkabit-kabit ko siya, so parang isang seamless na alignment hanggang sa timasa lang yung aking kinuhang illustration. Ito yung timasa lang, ito yung bridge ng NLEX-SLEX. So okay, sundan natin. So mula dito sa Rizal Avenue. So ito yung sakop niya. Kung mapapansin nyo, yung old Antipolo Street ay mawawala na siya. Sakop na siya. Ito na siya. Ma-align na siya dito. Re-align na siya dito. Magiging access na to para dito sa station. Itong mga naka-shade na roads dito, ibig sabihin yan, i-decommission yan. Hindi na, tatanggalin na to. Then mapapansin nyo ito, itong mga kabahayan. Itong mga kabahayan dito. Yan, yung mga yan ay masasakop yan. So baka i-acquire yan para dun sa station, no? Marami yung i-acquire nila dito. Kung kayo ay nasa area yan,
comment down below kung ano na ba, nabigyan na ba ng notice, ano ba yung naging procedure nila, kung kayo ay nabigyan ng ano, naabisuhan na ba. So itong lumang area na to, yung Antipolo Street, i-decommission na to, gagawing access road na dito. Then ito, Celadon Village, makapansin nyo, madadamay din siya dun sa road. Itong blue line na to, itong blue line na ito. Ito, yan yung right of way ng NSCR. So, papapansin nyo may mga bahay dun na ma-acquire. Pati yung kung nasan yung tangke ng tubig, ma-acquire din siya. Then may mga roads na i-decommission siya. Mission din pa natin. So ito, dito na pa-curb na to eh. So tatlong viaducts. Then magme-merge siya sa into one, no? Pero tingnan muna natin. Pansin niyo ito. Itong isang kalsada na to sa loob ng Celadon, i-retain pa rin nila to kasi nasa ilalim naman ng viaduct. Although may ano siya, may fencing siya. May fencing siya dito. Itong area na to, ito. Fence yan, yung may mga parang maliit na square na yan. Then, marami pa mga kabahayan dito. Mapupunta siya dun sa right of way ng NSCR. E, tingnan ulit natin sa mapa. Yan. Ito, Celadon. Celadon Village. Ito siya. Dito, mga kwerto, pati itong mga kabahayan dito, pati itong mga bahay na to, mga kwerto. Then ito yung road na magiging nasa ilalim siya ng viaduct. Lalagyan sila lang siya ng gate. Itong tangke na to, ay makukuha siya. Ito, tangke ng tubig. Then itong mga bahay na to. Let's see kung anong mangyayari. Although yung plan, yung drawing na pinakita, itong drawing ng alignment na to, 2020 siya nilabas, itong drawing na to. So, let's see. Sa tingin ko naman ay ganun pa rin siya eh. Hindi siya nagbago. Kasi hindi nila, wala silang na-release na yung talagang 2023. The version. So, I assume na ito pa rin yung kanilang or unless may internal ano sila. Pero tayo bumabase lang. Ako, bumabase ako sa ano yung public. So, yan. Ito sa Elias Street, may ma-decommission na road. Then, itong mga kabahayan na to. So, ito na yung merge point nung mga viaduct dito. Magiging ano siya, one line na siya, one viaduct, then two tracks, then approaching na ng Dimasalang Bridge. So ito yan, dito sa area ito. So ito ngayon yung bridge sa Dimasalang. Itong mga kabahayan na to. Itong mga kabahayan na to. Hahagip yan. Yan. Yung mga kabahayan na yan. Kasi dito magiging right of way ng NSCR. Then, pagtawid niya dyan, kung mapapansin ulit natin dito sa line, kumbaba tayo. So, kung napapansin nyo, yung mga square-square na yan, itong mga square-square na bagay, itong mga line na ito, yan. Mga bahay yan na makakasama sa right of way. Then dito, ito yung cross, pag-cross niya ng Dimasalang Road.
ang gagamitin niya nila diyan ay steel box girder. Yun ang gagamitin nila dahil mahaba yung span eh. 60 meters na span. Usually 40 meters yung gagamitin nila dito na concrete viaduct. Then pagdating dito sa Dimasa lang 60. 60 meters. Yeah. Then dito pa rin. Although diyan pa rin sa ibaba sa upgrade niya, meron pa ring PNR tracks, no. So ito, mapapansin ito yung alignment na niya. Dito may mga stab, mga kabahayan na madadamay. Ito. Yung mga nasa, currently nasa gilid niya ng relays. Ito siya, diba? Yung currently nasa relays, nasa tabi na relays ito, itong mga to. Itong mga to. Makakasama. Makakasama siya sa alignment. Mga maapektuhan na kabayan. So, isa, dalawang row ng mga kabayan ang makukuha. Maaring ito siya. Dito. Hanggang dito. Yan. Then, papunta na ng Espanya station. No? Although, di ko na siya naisama dito sa nakuha kong alignment. Then ito, Simon Street. And then, dito. Itong Algeciras Street, makakasama na siya sa alignment. Makakasama siya sa right of way, no? Itong kalsada na to, makakasama siya. Magiging part na yan ng right of way ng NSCR. Although, hindi pinakita dito kung i-decommission ba nila kasi hindi naman naka-gray itong kalsada na to. Ito, Algeciras Street. Ay, kasama yan sa magiging row ng right of way ng NSCR. So, dito, kung nakita natin na maraming mga kabahayan dito ang mga kakasama sa right of way. Once na nagsimula na yung ano, yung construction, pati itong mga high-end na kabahayan dito sa village, sa sila doon, may mga makakasama. So, malaking pagbabago ang gagawin, ang mangyayari pag nagsimula na ang construction dito. Hoping na yung mga maapektuhan ay well compensated, no? At kung ano, mabigyan sila ng relocation, maayos na relocation. So, kayo ba ay apektado nitong project na ito ng NSCR South, ano na ito, ito yung pinaka South Commuter from Manila to Calamba. Bahagi ito, no? So, comment down below kung ano yung mga na-experience ninyo bilang either property owner or bilang residente sa area na yan na maapektuhan. So, yun lamang po muna. Hopefully, nabigyan tayo ng idea tungkol sa project na ito, no? Maraming salamat po muli.